guys, so pag-uusapan natin ngayon ang plea bargain in guilty. Makakatulong nga ba sa kaso? Yan ang sasagutin natin ngayon. Ano ba ang benepisyo na para sa iyo kung ikaw ay magigilty? So ito guys, pansinin lang natin ay tantyahin lang natin, no, kapag naipit yung isang respondent or suspect. So, ang final option mo ay mag-guilty para makakuha or maka-avail ng mas mababang sentensya o mas mababang penalty. So, yung bang ibibigay sa yung penalty ay natawag na sapat ba or ano ba, kaya mo bang tanggapin? Para sabihin na natin walang pagkakulong or papasok doon sa probation. Kasi may nagtatanong, pulisya ko, magigilty na ako. Pero ang kaso niya ay mabigat. Sabihin na natin qualified theft na mayroong amount na kalahating milyon ang involved. So ngayon, ang sabi ko, tika, asaan na ba ang status ng kaso? So, sabihin na natin, naka-file na yan sa court at nasa court na. So, maghihiring na kayo. So, ang tanong dyan, kapag ganitong kaso, ano ba ang posibleng parusa? Kasi kung malaki na masyado ang kaso, malaki masyado ang involved ng amon, kahit mag-guilty ka dyan at yung pinakamababang parusa ibigay sa'yo, sabihin na natin yung involved na kalahating milyon, napakalaki nun sa kaso. Kung hatulang ka lang naman ng 6-12 o 6 years above to 12 years, sa tingin nyo mayroon bang silbi ang pag-guilty mo kung mag-guilty ka sa ganitong kaso? O sabihin na natin, binigyan ka ng 7-year sentence na pagkakulong kasi nag-guilty ka instead na 12. Dapat kapag inantay mo yung hearing at natapos yun, ang posible mo sanang ihatol sa'yo ay 12 na maximum. Ngayon, since na nag-guilty ka, binigyan ka ngayon ng 7-year sentence na pagkakulong. So, ang ibig sabihin nun, kasi ang qualification sa probation ay 6 years lamang, hindi lagpas yung ibibigay sa iyo na sentensyang 7 years. So in short, makukulong ka pa rin, ng kailangan mo mag-service ng sentence mo kasi disqualified ka sa probation. So applicable itong mga pagigilty. For example, may hinahabol kang qualification. Tulad ng before na nabanggit ko, no, kung ang kaso mo ay, sabihin na natin, sa barrel, illegal possession of firearms, na kapag inantay mo yung hearing hanggang matapos, na posible kang mahatulan ng 6 years above. Samantala, kung magigilty ka, bibigyan ka ngayon ng pagkakataon na ibaba yung sentensya ng 6 years lang. So, hindi ka makukulong kasi 6 years lang yung parusa mo at ika-granted sa'yo at ia-up, kumbaga sa ano, qualified ka at ma-approve yung probation. Yun po ang pag-guilty. So, tantyahan o ano ang benepisyo yung makukuha mo at aabot ka ba sa hindi pagkakulong? O, aabot ka ba sa qualification ng probation? Yun lagi nyong i-confirm sa fiscal or sa judges na may hawak or kaya sa prosecution ng mga judges, kompanyero o attorney or judge, kung mag-guilty ba ako sa kaso ko, ano ba ang posible kong final sentence ng akusado. So, ngayon, pag sinabi sa inyo, ganito ang pwede mong makuha, alam mo,
pwede mong ma-avail, pwedeng ibigay sa iyo yung maximum sentence na 6 years at after mong maparusahan na 6 years, automatic mag-a-apply ka ng probation para hindi ka makulong. Para hindi makulong yung respondent. Bakit ko sasabihin ikaw, no? Nakikinig ka lang pala. Yung respondent natin. So, yun po ang benepisyo ng pagigilty. Pero kung magigilty ka, makukulong ka lang din naman, anong sense nun? So, doon ka na lang sa kung bailable naman, mag-bail ka. Baka mayroon ka pang chance manalo, malay mo, di ba? Ma-default yung kalaban mo. Marami, kasi ang kaso ay matagal naman niyang matapos. Mayroon ka pang pagkakataon na makalaya o manalo sa kaso. Sa napakaraming kadahilanan, no, para manalo sa kaso. Yun po, ang gusto kong ipaliwanag dito, bago kayo mag-guilty, bago yung ipag-guilty yung respondent, kailangan ma-confirm nyo na sa judge kung may hawak ng kaso kung ano ang privilege yun yung pwedeng makuha kapag nag-guilty na siya. Okay? Pasok pa rin sa probation, makukulong ba o hindi? Ganon. Okay, kapag na-confirm nyo na sa may hawak ng kaso o sa judge, ang posibleng benepisyo mo kapag ang respondent ay nag-guilty, saka ka ngayon magdidesisyon. Ang unang tanong dyan kapag nagigilty ka ano ang mababang sentensya mong makukuha ng respondent at papasok ba ito sa makukulong ba siya? Papasok ba ito sa probation or makukulong siya? Okay? Kasi kung lalong-lalo na kapag bailable naman yan, mas uunahin mong piliin yung bail. Kasi sa pag-bail, nagkakaroon ka pa ng chance na manalo. Although mahaba yung proseso niya, no? Kung paano mananalo at napakarami naman dahilan kung bakit ikaw ay mananalo. Isa nga dyan ay ang winning by default. Diba? Malay mo, kung yung respondent ay biglang nagbago ang isip, hindi na ituloy yung demanda. So, in short, in one do, sa loob ng 1 year, pag hindi siya nag-attend, tatlong hearing yan, so, panalo na ang akusado kahit mabigat yung kasalanan. Yun po yung mga benepisyo. So, paalala lang, bago kayo mag-guilty, itanong nyo muna sa prosecutor, sa fiscal, sa judge, sa may hawak ng kaso, kung ano ang privilege yung pwedeng makuha na kapag ang respondent ay nag-guilty. Okay? So, maraming salamat. Ito po muli si Police Yako at your service at muling nagsasabi. Hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching.